humihirit ng 2 pisong dagdag sa pamasahe sa jeep ang ilang tsuper at operator dahil sa big-time oil price hike bukas. Sang-ayon man sa dagdag pasahe ang LTFRB, hindi pa nila masabi kung magkano, lalo na't may epekto raw ito sa inflation. May report si Joseph Morong. Sasalubungin ng big-time oil price hike ang mga motorista bukas. 6 pesos and 10 centavos kada litro ang dagdag sa diesel at kerosene. 1 peso at 40 centavos naman sa gasolina. Nagkakarga na ng diesel ang jeepney driver na si Julito Simeon bago ang taas sa presyo ng diesel. Gustuhin man daw niya mag-full tank para makatipid. Wala po tayong pang-full tank. Hindi kaya sa hirap ng biyahe. Sa ilang lalawigan, pila rin ang mga tsuper sa ilang gasolinahan. Sabi ni Mang Narciso Morello, oras na mangyari yan, swerte na kung maka 200 piso siya sa isang araw. Sana kung ibabalik yung 45 noon, gagalit na ngayong misis ko dahil yung mga bill sa kurente, tubig, kulang. Ayon sa mga jeepney driver, kahit bumalik na sa kanikina ng mga eskwelahan, ang milyong-milyong mga estudyante, bahagya lamang ang epekto nito sa kanilang kita. Discounted kasi ang pamasahe ng mga estudyante, kaya yung 11 pesos na pamasahe, ang labas niyan 9 pesos din, katulad lamang ng pamasahe dati. Ayon sa FedJDOP, Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines, sa mahal ng diesel, baka hindi raw lahat ng mga jeepney driver makabalik sa biyahe tulad ng inaasahan ng LTFRB dahil sa pagbabalik ka eskwela ng mga estudyante. Panawagan niya sa LTFRB dagdag 2 piso sa pamasahe. Pag hindi po ako nagbibenepisyo, kahit gusto ko pong magserbisyo sa ating mga mananakay, saan po tayo ng ibang resources. Sang-ayon naman ng LTFRB na dapat nang ang taasahan ng pamasahe sa jeep. They're due naman talaga na for increase kasi the last time we had this fare rate increase was ang level pa lang ng diesel noon was I think 44 pesos per liter. Ang tanong ay kung magkano lamang ang pwede nilang ibigay. Dahil sa isang pag-aaral ng National Economic Development Authority o NEDA, sa bawat pisong taas sa pamasahe sa jeep, meron itong epekto na 0.3 percentage points sa inflation. Imagine kung increasein namin sila ng piso or 2 pesos per first 4 kilometers, so magdodoble na agad yung effect niya sa inflation. Pwede na raw magkadesisyon sa susunod na linggo. Sabi ng ilang commuter, kaya pa nila ang piso pang dagdag sa pamasahe, pero may ilang humihiling na awat na. Masyado na pong mahal ang bilihin eh. Oo, patong-patong na yung gastos. Opo, patong-patong na po yung gastos. Bukod sa pamasahe, pinangangambahang pati presyo ng mga bilihin ay mahila rin ang taas presyo sa krudo. Partikular ang mga gulay, karne at isda na binabiyahe pa mula sa malalayong lugar. Dito kasi pumapasok ang transportation cost. Sa Lawag City, tumaas na sa 200 pesos mula 180 pesos per kilo ang bangus na galing Dagupan City. Sa Paco Public Market naman sa Maynila, nasa 200 pesos hanggang 240 pesos ang presyo ng kada kilo ng bangus, depende sa laki. Definitely any price movement po pagdating sa krudo, merong effect no sa ating mga agricultural commodities. Sabi naman ng Department of Agriculture, patuloy silang naghahanap ng paraan para hindi tumaas ng sobra ang presyo ng bilihin. Joseph Morong, GMA News. Gusto nang ipahinto ni Finance Secretary Benjamin Diokno ang mga ayuda na may kinalaman sa pandemya. Sabi ni Diokno, normal na ang sitwasyon at natutunang mamuhay ang publiko nang nariyan ng COVID-19 virus, kaya dapat mas gawing prioridad ang iba pang nangangailangan ng pondo. Kabilang dyan ang pagbibigay ng karagdagang tulong sa mahihirap na senior citizens, alinsunod sa isang bagong batas. Sabi naman ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, hindi porke nakalalabas na ng bahay ang mga tao ay wala ng responsibilidad ang gobyerno na tulungan ang mga hindi pa nakakabangon sa pandemya. Dapat daw tandaan na ang pondo ng gobyerno ay galing sa mga buwis ng tao. The giving out of ayuda in relation to the pandemic, that is, I think, really a waste of public funds. Ito nga, in-slide ako dito sa sinabi niyang ayuda is a waste of time. Ayuda is a waste of public fund. Hanggang ngayon ay nasa pandemic time pa tayo at yung mga mahihirap hardly recover pa rin doon sa dito sa pandemic. Pinapayagan ng pumasok sa face-to-face classes ang college students at teachers kahit hindi pa bakunado contra COVID-19.
Ayon kay Commission on Higher Education o CHED Chairperson Prospero Dovera III, isa sa mga dahilan ay ang mataas na bilang ng mga bakunado sa higher education institutions. Kakaunti na lang daw ang mga unvaccinated na estudyante at guru ngayon kung ikukumpara noong November 2021 nang inilabas ang guidelines na nagsasabing fully vaccinated lang ang pwedeng makilahok sa face-to-face classes. Ipinunto rin ni Dovera ang low-risk COVID-19 classification ng bansa at ang anyay pagbaba ng COVID cases. Paalala naman ni Dovera para iwas hawaan, patuloy na sumunod sa minimum health public standards gaya ng pagsusuot ng face mask. Bahala na raw ang mga kolehiyo at universidad kung magre-require ng pagsagot sa health declaration forms at temperature checks. Nanawagan si Senator Amy Marcos na magsagawa ng inventaryo ng puting sibuyas. Sa gitna yan ng kakulangan ng supply sa mga pamilihan. Mahalaga raw ito para makabuo ng mga patakaran sa importasyon na babalanse naman sa pangangailangan ng mga mamimili at ng mga magsasaka. Sabi pa ni Marcos, pating mga food chain ay umaaray na sa mahal ng presyo ng puting sibuyas. Kaya isinusulong ng senadora ang contract growing kung saan direktang bibili ang mga restaurant sa mga magsasaka. Sang-ayon naman ang Department of Agriculture. Iniimbestigahan na rin daw nila ang posibleng smuggling ng puting sibuyas at inaayos na rin nila ang contract growing. Base sa monitoring ng DA, walang puting sibuyas sa 11 palengke sa Metro Manila. Sa Kamuning Market, may 2 pwestong nagtitinda ng puting sibuyas, pero kakaunti lang ang supply. Mas tinatangkilik ngayon ng publiko ang brown at washed sugar ayon sa Department of Agriculture. Wala raw kasing mabilhan ng puting asukal. Para maibsan ang mataas na presyo ng refined sugar, naghahanap na raw ang DA ng mga trader na papayag na ibaba ang presyo. Git naman ng United Sugar Producers Federation of the Philippines, sapat ang supply ng asukal sa bansa. Tumataas lang daw ang presyo dahil sa ilang naghuhoard umano ng asukal. Kumpiyansa ang grupo na bababa na ang presyo ng asukal sa mga susunod na buwan dahil anihan na. Samantala, pinabulaan na ng Crystal Sugar Company Inc. ang alegasyon ng hoarding. Sa kanila ang warehouse na inspeksyon sa Bukidnon noong nakaraang linggo. Nauna nang sinabi ng customs na kailangan ng kumpanya na magsumite ng mga dokumento para mapatunayang legal ang iniimbak nilang asukal. Sabi ng kumpanya, hindi sila nag-i-import ng asukal. Karamihan daw ng mga asukal na nakaimbak sa kanilang bodega ay sa ibang planters at traders. Lahat ng ito kumpleto sa dokumento at resibo. Inilahad ng Marcos Administration ang kanilang mga plano para palakasin ang produksyon ng asin sa bansa. Sa pahayag ng Office of the Press Secretary, sinabi nitong magiging katuwang dito ng Department of Agriculture na pinamumunuan ni Bongbong Marcos ang ilang ahensya ng gobyerno. Kabilang sa mga plano ang pagbuo ng salt industry project para sa salt makers mula sa Ilocos Region, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Tututukan din ng DA ang pagdevelop ng mga teknolohiya para mapabilis ang salt production. Binigyan pugay nila Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte ngayong araw ng mga bayani, hindi lang ang mga bayani ng mga nakaraan, kundi maging ang mga bayani ng mga makabagong panahon. Kabilang dyan ang mga magsasaka. May report si Mav Gonzalez. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paggunita ng Araw ng Mga Bayani sa libingan ng mga bayani kaninang umaga. Nag-alay siya ng bulaklak sa Tomb of the Unknown Soldier kasama si AFP Chief of Staff Lieutenant General Bartolome Bacaro. Kasabay ng pagkilala sa mga yumaong bayani, nangako ang Pangulo na tutulungan ng kanyang administrasyon ang mga veterano ng digmaan. Makakaasa kayo na ang pamahalang ito ay mananatiling aktibo sa pagsusulong ng mga programang tutugon sa inyong mga pangangailangan, lalo na para sa kanilang mga rekisitong pagkalusugan. Kaisa ng Philippine Veterans Affairs Office, magpapatayo tayo ng mga ospital sa Visayas at Mindanao na ilalaan natin para sa ating mga veterano. Kinilala rin ng Pangulo ang mga aniyay bagong bayani, ang mga magsasaka. Kinikilala natin ang ating mga magsasaka, mga agricultural worker na buong araw ay nagsisikap upang tugunan ang ating mga pangangailangan para sa seguridad ng supply ng pagkain.
Kung hindi dahil sa kanila, wala tayong pagkaing maiahin sa ating mga pamilya. Nagbigay pugay rin siya sa mga manggagawang Pilipino, mga negosyong nagbukas kahit hirap nitong pandemya, mga healthcare worker, police, sundalo, barangay workers, ecological warriors, guro at OFWs. Pinangunahan naman ni Vice President Sara Duterte ang National Heroes Day Program sa Quezon Park sa Davao City kung saan siya nag-alay ng bulaklak. Aniya, ang pag-alala sa buhay ng ating mga bayani ay ang pagbibigay halaga sa kanilang mga sakripisyo at pag-aalay ng kanilang buhay para sa kalayaan ng Pilipinas at ng mga Pilipino. Hindi rin daw dapat kalimutan ang aral ng nakaraan at dapat gamitin ito para buhayin ang nag-aalab na pagmamahal sa bayan ng bawat Pilipino, lalo na ang mga kabataan. Mav Gonzalez, GMA News. Nagkilos protesta naman ang ilang manggagawa sa paggunita sa araw ng mga bayani. Sa Liwasang Bonifacio sa Maynila, iginit ng grupong All Workers Unity ang kahalagahan ng pagtataas ng sahod ng mga manggagawa at pagbabasura sa kontraktwalisasyon. Bago nito, nag-alay din sila ng bulaklak sa bantayog ni Gat Andres Bonifacio. Nagsagawa rin ng rally ang ilang grupo ng kabataan sa Quezon City. Ang panawagan naman nila sa gobyerno, bantayan ang karagatan ng bansa at igiit ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Usap-usapan sa social media ang umunoy nakakakuryenteng Jones Bridge sa Maynila. Nag-ground ang isang photographer na kukuha lang sana ng larawan sa tulay. Pinost niya ang naging karanasan para maging babala sa iba. Tinanggal muna ng City Engineer's Office ng Maynila ang kuryente sa railings at iti-check ang mga wiring. Suspecha nila may mga kumukuha na mga kable. Bunsod ng pangyayari, paiigtingin ang pagbabantay sa Jones Bridge. Pakiusap naman ng mga otoridad sa publiko na i-report kung may makitang nakikialam sa kable ng kuryente ng tulay. I decided to stop at Jones Bridge kasi I wanted to take photos of the Jones Bridge while the ground is wet. Hinawakan ko yung railing. Tiray ko hawakan yung ilalim. Mas malakas yung kuryente. So, hinawakan ko siya end-to-end. May kuryente. Pinapaganda natin, pinapailawan natin para safe yung mga areas natin. Kaya lang, meron tayong mga iba pang mga na walang magawa. Ang pinag-iinteresan, yung mga wires. Itinalaga ni Pope Francis si Cardinal Luis Antonio Tagle bilang kanyang special envoy sa pinakamalaking pagpupulong ng mga bishop sa Asia sa Bangkok, Thailand. Pangungunahan din ni Tagle ang closing mass ng 50th General Conference ng Federation of Asian Bishops Conferences. Sa sentro sa realidad ang mga hamon at mga hamon sa simbahang Katolika sa Asia ang pagpupulong na gaganapin sa Oktubre. Isa na namang insidente ng pag-atake ng buhaya ang naitala sa Palawan. Sa ulat ng Super Radio Palawan, naligo sa ilog ang 10 taong gulang na si Antonio Cardejon III, alas 6 ng hapon ng umaga kahapon. Kasama niya noon ang mga kaibigan nang bigla siyang sakmalin ng buhaya. Hindi pa nare-recover ang katawan ng bata. Ito'y sa kabila ng tulong-tulong ng paghahanap ng mga residente, mga taga-barangay, at mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Bandang alas 5 ng hapon kahapon, nang muling nakita ang buhaya, nasakmal pa umano ang katawan ng biktima bago dinala sa malalim na bahagi ng ilog. Tuloy-tuloy lang ang mga balitang dapat niyong malaman. Apartment buildings na illegal na itinayo sa India, pinasabog. Abangan sa saksi, susunod na. Ako si Ato Maraulio. At ako si Maki Pulido. Para sa Pilipino, ito ang State of the Nation. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.